Hi guys! Here we go again for a new video. So guys, ito na naman tayo sa Naruto mga Lego. So nakita nyo na sa thumbnail. So mga pinagbibili ko ay kay Gaara. Pero wala pa tayong Gaara, yung parang Hokage siya. Anong tawag doon? Kasikage. Wala pa ako naman. So ito pa lang muna. Ito muna yung re-review natin. Maganda sana kung kumpleto, pero wala, hindi ko magawa. So, tatlo dapat sila eh. Yung malaki na siya, tapos ito. Okay, ngayon, simulan na natin buksan. Ito, kakaiba itong, dahil dati, itong mga Gaara, wala silang kasama na ito. Ito yung back item ni Gaara. Ganda oh. Bilog na bilog. Hindi ko alam kung matatawag itong illegal. Yung alam nyo na may ibig ko sabihin kapag ano kayo, Lego collector, sigurado ko magigets kagad ng iba yan. So paano kaya ito ilalagay? Okay so buksan, ilalagay at paano ito. So ayun, kapartner pala doon yan, dapat kasing haba dito sa tela nya yan. So mas maganda yata ang skip na natin siya, para alam nyo kaagad kung ano yung itsura at hindi tayo humaba masyado sa video. So ayan guys, ayan na si Gaara. So medyo ang laki pala ng issue dito, dahil sa back item ni Gaara, medyo tumutumba siya kapag tinayo ko siya ng diretso. Medyo nakiliyad lang siya dito na paharap. Kung makikita nyo, ayan na, tabi yung ibanda dito. Kapag tinayo mo siya ng straight, tutumba siya. Tapos ito pa, medyo nalalayuan ako. Sana nga may part siya na parang pwedeng ikabit dito. Parang sobrang layo sa likod ni Gaara yung item niya sa likod. Pero yun lang naman ang problema. Pero kunyaring may kasamang stand naman, itong part na to, medyo okay naman. So kung nagtataka rin kayo, bakit para saan to, mamaya pakita ko sa inyo. Mamaya makatat kayo. Okay, so ayun, may mga side print din siya. Ayan, nakikita nyo sa t-shirt at sa pantalon niya. Nakita nyo yung print, yung lalagyan ng kunai. Kunai shuriken. Okay. Okay. So, pakinabang na ito, pakita na natin. Pwede mo itong gamitin kahit saan eh. Wow! Sige! Kaya natin yan. Tapos, lagyan natin ng design na kunyaring tumalon. Ito yung medyo mahirap dyan. Ayun. So, ayun, pan-design siya, kunyaring tumalin yung character mo. Tapos, kunyaring may hawak pang shuriken. Kaso, wala naman siyang shuriken. Oo, ang gagana to dahil medyo may kabigatan. Ayun, tutumba. Ayan. So, ayan, pantulong. Ayun, tumumba na nga. Pantulong siya sa posing, pero wala. Pinakita ko lang ngayon. Di pa yan yung pinaka-posang gagawin ko para sa kanya. So, doon naman tayo sa isang Gaara na gaharapan natin na kakarating lang. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen. Everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. I will create such a world. I am the ghost of the Uchiha. Truly, this reality is a hell.
Okay, so ayan, ito naman buksan natin. Ito naman yung kahara na may one-tailed beast. Ano pa siya? Tawag dito? Kalimutan ko talaga yung tawag sa kanila. Wala sa isip ko. Tagal ko na hindi nanonood ng Naruto kasi kasalanan ko to eh. So ito, hindi ko alam paano ito eh. Saan ba ito? Dito? Teka nga. So ilagay muna natin. Wow, ang ganda ng side print oh. So papakita ko na kagad yung side print. Tapos paano ikabit muna yung kamay para alam nyo na kagad. Tsaka medyo disappointed ako. Akala ko instant na kakabit na dito. Hindi pala, kailangan mong ipahawak sa kanya ng ganyan. Ayan, ayan na yung claw nya. Medyo dismaya lang ako dyan. So ayun, ganyan pala. Okay. Diyan yata. Hindi eh, medyo nahuhulog eh. So balik tayo, pakita na lang natin kapag nabuo ko na. Okay, ayan na. Ito yung medyo nagwawala si Gahara. Ito yata yun noon, yung umatake sila sa Hidden Leaf Village, yung papatayin si Ika-4 o yung Fourth Hokage. Tama ba? Yun yata yung episode na yun na nagpakita siya. Yung nalaman pala nila, Jinjuriki. Okay, alam ka na, Jinjuriki. Yun, yung mayroon siyang one tail. So tignan niyo naman yung kamay ko. Medyo hindi ko lang maidiretso dahil sa mata. Ayan, so pwede mong galaw-galawin dahil nakahawak nga lang naman sa kanya. Hawak-hawak niya lang. Hindi, ito. Hindi naman, hindi siya yung pumatay. Si ano yun. Pangalan na ito, yung ahas. Si Orochimaru. So tignan niyo yung side print din doon sa kamay. Ayan o, napakaganda. May side print din siya. So lalagyan na ng kunay. Para siyang unti-unting magiging sangre. Eh, san kasi si Chokaku eh. O, yung one-tailed beast. Maganda sana kung may one-tailed din siya. Nilagay dito. Ako ko baka maghahanap ako ng Lego na may parang tail na kakulay na ito. Tapos ikakabit ko sa likod niya. So, tignan nyo rin yung itsura niya. So, yung mata niya, kita nyo, nagbago din. Yung mata ni Chokaku. Medyo nabubulo na ako. Okay, ayan o. Makikita. Ayan. Tapos medyo may crack na yung armor niya. Kung makalimutan nyo, may isa pa siyang layer ng sun para sa katawan niya, para protektahan yung katawan niya. Wow, ang ganda. Gustong gusto ko to. So yung nga pala, hindi ko makabit. Hindi pala dapat nakaturo pa baba, nakaturo pa taas ala dapat. Ayan. So pag compare natin yung dalawa, ayan. Si Gahara na may infuse ng one-tailed beast. Tapos yung mata, para gamitin niya sa pagdaraya niya noon sa exam, tsaka sa paghahanap sa mga one-tailed beast. Ay, yung mga kaibigan niya nga pala noon panahon ng exam. Kasikage. Yan. So, nga pala, hindi lang ito yung mata yung may parang stun. Meron pa itong parang sobra pang para sa kanya. Kung gugustuhin mo pa, kung bitin ka para sa itsura niya, na ilalagyan mo siya ng another design. Padiretso na. Parang ganito rin, parang tumalon, tapos sabay may parang binatong kunay. Yan, magagawa niya yan. So, ayan ang ating review ngayon. Si Gahara. Ito ay inyong paborito, si Kim Jason Abilachua. Signing out!